Okay, magandang araw sa inyo, Ma'am and Sir. Panibagong tutorial naman tayo. Baka ito'y bago pa sa inyo o alam nyo na. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang Microsoft Whiteboard. Okay? Ano bang gamit ng Microsoft Whiteboard? No? So, open po natin. Punta agad tayo sa ating Google. Okay? Type po natin ang link nito. Ayan. Wait lang po. Ayan. So, type po natin sa ating browser. Ayan, Microsoft Whiteboard. Okay. https://whiteboard.office.com. Enter natin. Okay. So, ito po, kailangan po nyo dito ang inyong Microsoft account no, na binigay po ng DepEd. So, ayan. So, dalawa dito makita natin. Dalawang icon lang. Dalawang anong tawag dito. Okay, create new whiteboard. Okay. Ayan. So dito pwede nating gamitin 'to kung tayo nag-present sa ating mga meeting. So dito po mayroong create tools. 1, 2, 3, 4, 5, 6, the notes, the text, the shapes, the reactions, images, templates. Okay, halimbawa sa note, ayan, makita natin dito, ano, ang daming mga sticker, no, sticky notes. So, kung gumagawa kayo ng mga, ang inyong mga presentation, halimbawa dito, ayan. Drag ko dito, ayan. Pwede nyo pong ilagay yan kahit saan. Pwede nyo rin pong i-resize. Ayan, diba? Type tayo dito. Maglalagay lang tayo ng i-insert lang tayo ng notes. Ng text. Ano? Dito. Dito sa sticky note, mag-insert tayo ng text. Okay. Subject ko ay sorry. Philippine Politics and Governance. Ano yun? So, resize natin. Okay. Palakihin natin. Enter lang natin. Ayan. Ayan. So, ito yung ating topic. I mean, ang subject. Ano? So, next po ay mag-insert ka dyan ng image. No? Pwede mag-download tayo sa ano sa internet. No? Okay. Philippine Politics Governance Image. So, yan. Halimbawa ito. Yan. Save natin image and then enter natin. So ayan, yan nandiyan naman po, credit to the owner of this image. Okay, so lagay po natin dito. So gagawin natin dyan ay image, pwede po tayong mag-upload. Ayan. So upload natin, pwede natin siyang i-resize. Ayan, dyan natin siya ilagay. Okay, so next pwede tayong mag-create ng mga shapes. Ayan, arrow. Try dito ang arrow. Ayan. Okay, pwede mong resize. Delete natin yung isa. Ayan, pwede natin resize. Okay, sunod po ay notes ulit tayo. Halimbawa dito, something colorful. Okay, drag lang natin. Pwede natin pong i-resize. Oh, ayan. Pwede natin ipantay dito. Ayan. So, tapos dito, mag-create ulit tayo ng text. So, yung first chapter ilagay natin. Chapter 1. Saan? Very good.
Ayan, so chapter 1. And then, pwede nyo pong ilagay na dito yung inyong mga objectives. No? So, ang gagawin mo lang dyan, halimbawa, part 1 ng lesson mo, ayan, dadrag mo na lang yan. Hanggang pa, pag ganun ka lang ng pag ganun, kasi whiteboard nga dyan, hanggang sa saan ka makarating, endless po yung ano ng whiteboard. No? Mag-insert ka dyan na mag-insert. Kagandaan dito, dito sa pen, no, may pen din na pwede mong palitan ang mga kulay. Itong black pwedeng palitan. So itong pen na to, mayroon siyang arrow, ano, pwedeng palakihin din yung kanyang size. So halimbawa pag nag-draw ka ng arrow, automatic lalagyan na ng arrow agad. Pero ito isa wala, no, wala siyang arrow. Pwede siyang pwede kang mag-annotate diyan ng mga ano-anong mga gusto mong sabihin, no. Pwede ka rin mag-type ng iyong sasabihin. So, parang nagtuturo ka rin. No? So, dito, sa mga reaction, pwede ka mag-insert din yan. Okay. Dito. Dito mo siya ilalagay. Ayan. Pwede siya mo ilagay doon. Tapos ito. Ayan. Pwede mo i-drop. Drag and drop lang. Then, dito mo siya ilagay hanggang sa, ayan. Dito maglagay ka, nag-expand ka dito. Oops, matigas ng ulo. Kailangan double click. Pwede mo siyang resize. Okay, dito po sa inking, pwede naman yan. Kaya on and off mo lang naman yan. Ayan, mag-create ka. Ayan. So, back ka lang. Tapos, templates. Ayan, maraming mga templates naman. Brainstorming. No, may mga templates ng ano. Ayan, pwede mong gawin yan. Pwede mong ilagay. Ayan. Pwede mong i-drag and drop yan dyan. Oops. Ayan. Dyan na. No, wala po akong content na ano na ginagawa po. Basta pinapakita ko lang po siya kung anong mga feature po siya. Ngayon po, dito naman sa ano sa link na to, I mean, para ma-share mo po itong yung whiteboard na to, nandito naman yung ano niya, share. Oh. Share lang natin and then copy link. Pag pumunta po, nag-click ng browser sila, send mo sa GC and enter lang nila yan, click na lang yung link na yan. Ayan, so wala pa silang Microsoft Whiteboard, download lang yung apps, no? Pwede nang i-download ang apps or open an app or view on the application in the browser. Ayan, so download na natin. Okay. Yan. So, ganun po siya. Okay. So, dinadownload ko na. And then, para magamit natin siya as presentation. No? So, yun po ang bago ng Microsoft. Ano po? Yan. Okay. Microsoft Store. Ay, open siya. Ayan. Kasi may account naman ito binigay po sa atin ang DepEd. So, gamitin po natin ang mga application ng Microsoft. Ang dami pong maganda. Isa pong maganda ay Microsoft Sway. No? Sway po na kung saan pwede natin po doon i-type yung ating mga lesson at isend sa mga bata. No? Lalo yung mga essay, mga tula. No? Pwede natin i-paste doon at ipabasa sa bata. Okay. Yan, nagda-download na siya. Let me see if it's downloading. Yan. Kagandahan po dito, pag may free account po tayo, no, ma-install lang po natin kapag genuine po yung ating application ng Microsoft Office 365. Kasi po, talagang yan ay binayaran po ng DepEd para po sa ating mga teachers. Yan. Okay. Your own this app. Okay. Ayan. Installin natin. Install on my device. Install now. Pwede mo install your selected device. Okay. Now, nag-install na po yan. Okay.
Okay, so maraming salamat po sa inyong panonood ng aking video. Sana po ay may bago kayong matutunan. Explore nyo po ang napakagandang application ng Microsoft, ang tinatawag ng Microsoft Whiteboard. Maraming pong salamat at magandang araw sa inyong lahat.